tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo Kunching. Sumainyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya, tapat, wagas ang pagmamahal niya. Walang maliw noon ngayon at kailanman, damhin niyo sa kalooban, tuwiran niyong mararamdaman, at patototohanan niyang siya'y buhay na buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Paghahari niya'y walang katapusan, mapaghaharian niya ang sa kanya'y naghahanap na tuwiran. Upang siya'y maramdaman at lubos niyang tanggapin, sino kayang ama niyang sa kanya ay bumuhay. Sumayin niyong kapayapaan, mga minamahal. Habang nakataas ang banal na Biblia at tumaawit ng Sing Alleluia at ang gitara ay inaakmaan niya ng kakmang tono. Subalit hindi niya nakapa. Anak, ang wika niya ay ituran mo'y ito. Yaw ng aking patutuo sa bundong ito. Kapwa ko man mga hinirang kanya-kanyang tinalaga ko kung anong karampatan na sa kanila'y gampanan. Sapagkat pinaliwanag kong mainam noon, ang organisto'y aking binasbasan, mga daliri niya upang tumipay ituturo kong marapat. Sa gayon, sa isang iglap, mahahabol niya ang aking awitin, sa iyo'y ilalagak. Kaya't huwag malumbay, aking anak, sapagkat sa takdang panahon na sa iyo'y dapat ding igawad, makakamtan mo rin ang ura-ura na pagdaka, tono'y malalapatan. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Kaya't huwag manindim ang sinuman kung di kanyang nakamtan, kundi patuloy na lumabat hanapin na tuwiran hanggang kanyang mapatotohanan amay mapagmahal at ang nagnanasay siya'y kakamtan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenayahanam, mapalad ka anak, sapagkat hindi naging matigas ang iyong loob, na nangangatwiran pa sa ama nang ika'y magkasakit, kundi napagnilayan mo ang iyong kakulang at pagkukulang, at do'y nagbalik loob ang iyong damdamin. Kung papaano mo niluhog ang iyong sarili, ipagkakaloob din ng ama ang sa iyo'y ikagagalak. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Yaon ang tanda ng kababaang loob. Kaya niyang sambitin sa harapan ng madla kung anong nilalaman nitong kanyang diwa. Sapagkat ang nagaharit nagpapatotoo, yaong espiritong tinanggap ng kalooban. Buong pagkatao'y na pagharian, nagkumiglas na tuwiran, bibig ay binuka, tinunghayan ng ama. Ang kung papaano ng usap, at narinig niyang ang lahat. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayong ganap. Nekkaramenayahanam. Kaya't siyaon ang patutoo. Kapag ang tao'y numamnam sa mga aral ng Ama, walang hindi makadarama matututo sa salita niya. Sapagkat kung paano nagmithit nagnasa, na ito'y mawawaan at matanggap nila. Ang ama naman ang kikilos upang paunawa ang lahat ng marapat na sa kanila'y makamtan. Ang may pandinig ay nakarinig.
sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekaramanayahanam, nekaramanayahanam, nekaramanayahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba siya? Yao ng pawang katotohanan, tapat, totoo ang Ama. At siyamang totoo siya, liwanag siyang walang maliw, walang kamatayan. Kaya't kung ang liwanag ay suma sa katauhan, marapat lamang ibahagi kanino man. Ang may pandinig ay nakarinig. Inyong pakinggan mula kay Marcos. Nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan? O kaya ay sa ilalim ng higaan? Hindi ba? Upang ilagay sa talagang patungan. Walang natatago na di malalantad at lihim na di mabubunyag. Ang may pandinig ay makinig. At idinugtong pa niya, unawain ninyong mabuti ang inyong narinig. Ang panukat na ginamit ninyo ay siya rin namang gagamitin sa inyo ng Diyos at higit pa. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Ganun ba ang Ama? Matatanong ng walang pangunawa sa mga talinghaga niya. Ganun ba siya? Kung tunay kanyang anak at minamahal, bakit ang nasa sa iyo ay kukunin pa? At yung wala'y aalisan pa. At yung kakaunti ay aalisin pa rin. Ano ba ang ibig itura ng Ama? Binigyan ka ba ng liwanag para gamitin mo lamang sa dilim? Ibinigay ba itong liwanag na ito para itago mo? Hindi. Ibinigay ang liwanag sa iyo upang mapabanaag mo sa kapwa mo. At do'y pakita mo ang taglay na liwanag mo upang kung paano ang taglay na liwanag mong mula sa kanya, maibahagi mo sa kapwa mo'y matanglawan mo sila. Kung magkagayon, ano yaong liwanag na ito? Ang liwanag ng katotohanan na nagsisilbing buhay. Yaon ay ang liwanag ng Diyos Ama na pag-asa, katapatan, pagiging makatotohanan, ligaya ng buhay, kalusugan ng kaluluwa, kalusugan ng katawan, kalakasan ng pananalig, kalakasan ng pananampalataya, na kung ito ang liwanag na sumasayo, tuwirang makatataha ka sa daigdig na di mababahala, matatakot, mag-aalala sa iyong buhay. Sapagkat maliwanag niyang pinababatid sa iyo, ang dapat mong gawin at tupdin sa bawat araw upang sa pagtahak mo sa daigdig, maliwanag mo ring makamit ang kanyang kaloob at pahayag na mainam. Mga minamahal, ano ba ang nagsisilbing tanglaw sa buhay ng tao? Ang mga salitang banal na nagbibigay buhay, na kapag ito'y tinanggap at kinamta ng tao't nais sa buhay, ang malabo niyang kaisipan ay nahahawi ng dilim na bumabalumbong sa kanya upang magliwanag at makaunawa sa mabuting salita. Ang kanyang kalituhan at kaguluhan sa buhay ay kanyang papatagin upang sa gayoy makapamuhay siya ng patag sa daigdigan. Ang alingasngas ng isipan niya ay aalisin upang magkaroon siya ng kapanatagan. Kaya't ang liwanag na dulot ng Ama, kapag ito ay nabahagi niya at ang binahaginan ay nanahan sa kanya, kailanmay di na muling madidimlan sapagkat ang Ama ay liwanag kailanman. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaumbaga, kaya't kapag binigyan ka at binuhay ang liwanag ng pananampalataya sa iyo, labanan mo anuman ang nasa sa iyo ngayon, sakit, paghihirap,
ng buhay. Sapagkat maliwanag niyang mapipihit ang kaganapan, ang iyong karamdaman ay magiging kagalingan, ang iyong paghihirap ay magiging kaluwagan, kaginhawahan at kasiyahan. Mga mahal, gayon ang Ama, sapagkat kung papaano ang halaman ay napamumunga niya, ikaw, anak niya, ang binhing mabuting binahagi niya sa iyo, kung ito'y tumubong mainam, mapamumunga niya rin ito. Yaon ay ang kanyang salita na nagbibigay buhay. Ang may pandinig ay nakarinig, sumayin niyo ang kapayapaan. Nekaramanayahanam. Kaya't kung may nasa kantup din bilang lingkod, bilang naglilingkod, at ang nakagugulot, nakalilito sa iyo'y buhay mo, huwag kang magpalito, huwag kang magpagulo. Sapagkat ang Ama mong pinaglilingkuran at tinawag sa iyo ay siyang puno ng kapayapaan at pinagmumula ng kasiyahan. Kaya kung tunay mo siyang tinanggap, ipakita mo sa kanya at ipakilala ang pagtanggap mo, hindi sa salita kundi sa gawa. Maliwanag ang tinuran. Kung iiwanan mo ang mga mahal mo sa buhay ng dahil sa akin, akong magbabantay. Kung magkagayon, sinong tapat na lingkod at nagpakatotoo ng mga iniwanan niya ay ginutom at napahamak pa. Ang Amang nagsusumikap na ikay alayan ng liwanag nang dahil sa iyong pagtupad at pakikipagtotohanan sa kanyang tipan, ang mga mahal mo sa buhay ay babahaginan din niya ng liwanag upang habang ikay wala, ang liwanag na nasa sa iyo ay maging liwanag din nila. O tao, katotohanan ang tinuturan ko. Ngunit at papaano ang kaparaanan upang mapatotohanan mong sumasayo ang Ama? Hindi ngayon ay sumasayo na siya'y masaya na lamang ang buhay mo, kundi sa kabila ng kasiyahan at kasayahan na andyan kung minsan ang lumbay upang patotohanan niya sa iyong siya ang galak mo. Kaya naman, kung sa iyong paglilingkod ay dinalisay ka, mapapatotohanan din ng Ama kung gaano katapat ka sa Kanya, at nang makita niya ang katapatan mo, siya mismong nagkaloob na bahaginan ka ng gayon, at ganyan, siya rin ang magpapalaya sa iyo sa kanyang pahintulot na sa iyo ay ibigay. Sapagkat nakita niyang lubos kanyang anak, tapat kanyang anak, at di ka nagtalusira sa kabila ng sayo'y mga pinagdaraanan. Nagtiwala ka sa Kanya, nanalig ka sa Kanya, umasa ka sa Kanya, binigay niya ang paniniwala mo ay mabuhay, kaya't nang mabuhay ito, binigay niya sa iyo ang pag-asa, at nang makamtan mo ang pag-asa, nawala lahat ang takot mo sa buhay, at nang magtiwala kang ganap, kinamtan mo ang tagumpay. O tao, maliwanag ang katotohanan. Walang naglakbay sa maghapon at magdamag, malayo man ang tutunguhan na hindi na makasasadyad. Walang tumahak sa anumang tulay na walang hangganan. Gaano man kahaba at ito'y katatag, aabutan mo rin ang hangganan upang lumapag ka sa patag. Gaano man kahaba ang iyong lakbayin, sasapit din ang sayo'y hangganan. Kaya nga, kung pinahaba man ang Ama ang naging sakripisyo mo, para lamang mapatotohanang tapat ka totoo, inabot ng taon ang pagbabata't paghihintay mo, ngunit di ka nagtalusira, isang araw ika'y palalayain na kalaya. O tao, ang totoong nagtitiwala sa Ama, hindi lamang sa maghapon,
Hindi lamang sa magdamag para makapakita niyang siya'y tapat sa iyo, kundi sa kabila man ng buwan taon ang nagdaan, nandun pa rin ang puso mong tapat sa kanya. Isang araw magaganap ang sinambit niyang ang 100 o 1,000 taon sa lupa, isang iglap lamang sa akin yan. Sa makatwid, kung ang 1,000 taon ay isang iglap lamang, ano pa kaya ang taon lamang? O tao, kung ano man ang pinagbatahan mo taon ng binilang, manaligkat ihanda mo ang sarili mong maggala sapagkat palalayain ka ng Ama. Ang lahat ng pinalayay na siyahan nagalak at ang nagalak at nasiyahan na puri siyang ganap. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, paano mong masasabing may sinuko ka kung wala? Paano mong masasabing may binata ka kung wala? Paano mong sinasabing may sinuong ka kung wala? Paano mong sinasabing pinagaling ka kung di ka naman nagkasakit? Paano mong nasasabing nagutom ka at pinakain ng hindi ka naman nagugutom? Kaya't ang lahat ay may kaakibat na salita, yamang Ama ang nagtatama at nagtutugma. Kaya't kapag tinama mo ang isip at damdamin mo sa Kanya, itutugma niya sa iyo ang gawa niyang mabuti sa lupa. Kaya't kung paano nag-akma at nagtugma ang Kanyang salita, mapapakita niyang kaganapang mabuti sa lahat. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kapatid na minamahal ni Apo Kunching bilang katauhan at sa espiritu katotohanan. Sundan mo, manalig kang matututunan. Maalaala nyo kaya iyong aking itinala sa balat ng lupa na aking mga kataga. Kung kayo'y naninimdim na at kayo ay natatakot na, isip ninyo'y nalilita, puso ninyo'y nalulumbay, dili kaya'y naagaw na ng kadiliman at ng kalituhan, hindi kailanman. Kaya't huwag niyong gawin yan. Ang kayo'y paagaw sa inyong mga kaganapan, sa buhay na di ninyo niloob at ginusto, kundi niloob ng Ama ito. Kaya't bawat kaloob niya, manalig kayo tao na magaganap sa inyo ang makalaya kayo. Kaya pasubalik ko tao, Ama'y isa puso ninyo, mga salita niya'y maging ganap sa isip niyo'y maitala ito. Iyon ang sa inyo'y magbibigay tanglaw, liwanag ng buhay, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwira, malubos ang sa inyo'y kagalakan, kamtinawa ninyong lahat, liwanag na aking dulot. Nekaramaneyahan.
Nekaramenayahana. Nekaramenaya ana. Buhay bang Ama? Tapat bang Ama? Totoo ba siya? Mga mahal, kaya't kapag sumunod ka sa Kanya at di takot ang naghari sa iyo at pag-aalala, mapapakita niyang siyang nagturan ay buhay at nang sumunod ka, kasama mo siya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, anong ginawa mong mabuti sa lupa na hindi nakita ng Ama? Sa makatwid, walang malilihim sa lahat ng ginagawa ng tao sa lupa. O kung totoong mabuti ang ginagawa mo at layunin mo sa puso mo'y totoo din at tapat kasama mo, anong katatakot mo? Kung sa kabila ng paglilingkod mo, dinanas mo yaong nagkasakit ka, nagkulang ka sa pamumuhay, o dili kaya'y may mga pinagdaanan ka sa buhay mo, wala kang dapat ikahiya kung ito'y kalooban ng Ama upang mapakita niyang ako manggagamot mo. Ako ang lulutas sa mga dinadala mo, problema sa buhay mo. Ako rin ang magtatawid at magsasadyad. Ano ngayon ang kulang ng Ama na ginagawa mong lahat na nakikita niya'y tapat at totoo ka? Wala, sapagkat maliwanag ang katotohanan, hindi ngayon nagtanim kay ngayon din ang bunga. Subalit, magtanim ka ng magtanim, aani ka ng marami. Sapagkat kapag nagsisibol ng mga bunga ng tinanim mong mabuting binhi, ikaw rin ang makikinabang, anak na nagpapakatapat at totoong tumanggap. Ang may pandinig ay nakarinig, sumayin niyo ang kapayapaan. Nekaramanayahanam, nekaramanayahanam, nekaramanayahanam. Kaya't ang mga nakikipagtotoo, hindi nang hihinawang gumawa't tumupad sa kabutihan nilang tinanggap. Sumayin niyo ang kapayapaan. Nekaramanayahanam, nekaramanayahanam, nekaramanayahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At huwag ding pakakasiguro ang masama ang ginagawa at lisya sa amang dakila na sa buong panahon ay makaliligtas sa kanyang maling gawa. Iyon ang patotoo na walang malilihim sa amang dakila. Ginawa mo sa dilim, makikita niya sa liwanag. Binulong mo sa hangin, narinig niya ang kapangyarihan niya. Kaya tao, gawin ang tama, di ka maba, bahala. Nekaramanayahanam, nekaramanayahanam, nekaramanayahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba siya? Totoong totoo. Kaya sinabi niya sa sulat ni San Pablo mula sa mga taga Hebreo. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglagos hanggang sa kabila ng tabing. Alalaumbaga, ang katawan. Iyaong kanyang katawan. Tayo'y may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya lumapit tayo sa Diyos. Sa Diyos na may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya ay gawin, lumapit tayong may malinis na budi sapagkat nalinis na ng ating mga puso at nahugasan na ng dahil dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-aalinlangan sapagkat tapat ang pangako sa atin at sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti.
At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita nating malalapit na at nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Kung papaano noon ay sinambit taon na ang binilang at ngayon nagaganap, malapit ka na ba sa Panginoon mo? Naramdaman mo na ba siyang lumapit sa iyo? Napalapit ka na ba sa Kanya sa malapit na puso mo? Kung magkagayon, nang tinanggap mo siya, lumapit ka't napalapit siya sa iyo. Kaya't di siya malayo, malapit na malapit lamang. Kaya't anong dapat mong ikatakot, tao? Yamang kasama mo ang liwanag ng iyong buhay, ang kaligtasan mo at ang buhay mo na inalay sa iyo'y kasama tuwina. Na. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekaramenayahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba siya? Kaya nga, ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin. Buhay ba ang Ama? Yaon ang pawang katotohanan. Uulitin ko sa inyo. Ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit, kung siya'y tumalikod, hindi ko kalulugdan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Kung magkagayon, lumapit kayong buong galak at malinis ang puso't budhi ninyo. At lalapit din ang katotohanan sa inyo na siyang magtatawid sa buhay pananalig. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, nalaman mo ma na may sakit ka. Ngunit nalaman mo namang may Diyos ka. Alin ang mas pahihigit mong katakutan? Ang sakit mo o ang Diyos mo? Unahin mo siyang katakutan at ang sakit mo'y matatakot ding manahan sa katawan. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Sapagkat, hindi sa Kanya yaan sakit. Kaloob ni Satanas upang subukan ka kung hanggang saan ang katapatan mo. Tulad ni Job. Kaya, yamang kinilala mo siya at tinanggap na patotohanan mo, mas malamang siya sa puso mo kaysa ang pagkatao mo. Tao, sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekaramenayahanam. Kaya nga't, ang isang putol na kahoy na mapait kapag nilagok ang katas nito ay nagsisilbing gamot. Kung magkagayon, kung nagkaroon ka ng dagok at pait sa buhay, panaligan mo yaon ang nagsilbing na buhay at naging daan para mabuhay ang iyong pananalig na magiging gamot ng iyong pananampalataya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Totoo ba siya? Kaya kapag may sakit ka at hindi yaon ang nasa isip mo kundi ang salita niya, hindi mo namamalayan, nakakaraos ka sa maghapon at magdamag na hindi mo naalalang may sakit ka pala. Kaya't ang gusto ng Ama, huwag ang sakit mo isipin mo, huwag ang pera isipin mo, kundi siya mismo. Buhay ba ang Ama? At kung papaano mo siya tinatalikdan bilang anak mong minamahal ang iyong pamilya, para sa Ama, para sa Kanya, tandaan mo, ginawa mo yaon dahil sa pagtitiwala at pananalig mo sa Kanya, gagawin naman niya ang higit na marapat sa anak mong minamahal mo dahil kinikilala mo at inuuna mo siya. Buhay ba ang Ama?
Kaya mga mahal, napakahalaga ng pakikipagtotoo, napakahalaga ng pagiging isang tapat, napakahalaga ng pagtupad na marapat, sapagkat kapag tumupad ka sa marapat at dapat naging tapat ka at makatotohanan, Ama ang iyong hinandugan. Kahit sa kapwa mo ito ginawa, hindi mo ito ginawa para sa kapwa mo, kundi ginawa mo ito sa kapwa mo para sa Kanya. Kung magkagayon, ang lahat ng ginawaran mo ng pagliligtas ng Ama sa kanilang kalungkutan, pinaligaya mo at inaliw mo, ikaw ding anak na ginagawaran niya ng kaparaanan para mag-aliw ka ng kapwa mo, higit kanyang aaliwin. Ang may pandinig ay nakarinig, sumayin niyong kapayapaan. Ganang pagkatao at katauhan lamang, di matuturan mabibigkas ang mga katagang inyong napakinggan. Kung magkagayon at nawawarin ninyo at nalilimi ang aking salita't gawa, mga gising at mga gubuhay nga kayo sa katotohanan at kayo mismo ang makapagtatanto sa sarili nyo, hindi taong tinanggap nyo, kundi ang bumubuhay sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Tulad ng Maria, ipinagkatiwala ang anak na inaring anak bilang nagkatawang tao sa lupa. Ang Ama ang nagsilid ng tapang at katatagan upang kamtin niya ang magiging kaganapan ay kasiyahan naman at kaligtasan sa marami, libo-libo, laksang bilang na nilalang. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekaramenehanam, nekaramenehanam, nekaramenehanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Maliwanag na po ba sa inyo ang lahat ng mga pahayag? Kung naging maliwanag po sa inyo, sigurado, uuwi kayong may gala. Pasko na, sinta ko. Naku, Enero pa lang kay Pasko na agad. Halina't makinig ka. Bawat araw ay Pasko. Kapag Ama'y sumasayo, regalo niya'y walang maliw at hangganan. Pagkat yaong buhay mo'y regalo niya. Kaya't kung ikaw ay mananalig na totoo, Pasko sa buhay mo'y di mamamatay ito. Halin na, anak ko, tiwala'y gawin mo. Araw-araw ako may regalo sa inyo. Pagkat lakas ko'y magiging lakas nyo. Ang liwanag ko'y dulot ko sa lahat ng tao na hahanapi ako. Tatanglawan ko di didimlan na totoo. Halina, halina, halina kayo. Sakit ay wag dibdibin, kundi kasalanan nyo. Ang siyang iwasan na manahan sa inyo, pagkat Ama ang siyang kagalingan. Magagawa niyang lahat ang sa inyo'y ipara. Sakit na dulot na di niya kaloob, upang pagmasdan niya ang tapat na anak niya. Yaw'y ang di nasubukan na palaya niyang tuwiran. Halina kayo, manalik ang anak niya.
Tiwala mo sa puso'y gawin ito. Makikita mo kung paano kumilos siya. Regalo sa tuwin ay nakalaan sa inyo ang may pandinig ay nakarinig. Katulad po ng kaganapan sa isang alagad. Tinanong pa lang siya, anong oras ba tayo, anak, natulog? Ah, nagsasalita, wag na, ikawag mo na yung tuloy. Kasama siya noon nang may nanggising kay Apo Kunching. Kagabi, siya naman ang gumawa noon. Naantok, katutulog. Apo, pasensya na po, gayong pueka. O, sulong anak, manalig ka na ganito. Nanalig, nagtiwala. O, eto siya. Buhay ba ang ama? Mami na mahal, ganyan lang ang buhay. Kung sa dating buhay mo'y taranta na, matataranta ka na, kay bata pa eka, kabata pa eka ang presyonay gayon. Anong gagawin mo? Sugod sa ligubang. Subalit ang kaloob ng amay kapanatagan, napatotohanan patag na kaloobay, nakamtanang kagalingan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagka windi ka niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Alam kong di ringgin kayo ng ama. Pagka wini ka niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang ama. Alam kong may magagawa ang ama. Pagkat wini ka niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali, umangkin at tanggapin. Ang pigsay pagtatakahan mo, may pigsang dapae ka, may pigsang ano pa yung pangalan na yan? Basta sa pigsa, tatlong uri ang pigsa. Tatlong klase ang pigsa. Ano? Merong titingnan mo'y parang tagyawat lang. Pero pag pumutok yan sa loob ay karaming lumalabas. At meron namang
kapag hindi lumabas sa labas at doon pumutok, aba, hindi rin tama yan. Kaya ano baga ang ibig sabihin? Mayroong binigyan ng talino na tapal-tapal lang eh, kabang kepweng, nasisimot, napapaibabaw at napapaputok. At kapag nasimot na lahat, nawawala ang nasa loob. Pagkatapos ay nagbabaho kusa na walang nilagay na gamot. Anong kapangyarihang meron ng tao doon? Ang tao ba gumawa noon? Hindi, ang Ama. Kaya nga't maliwanag na tinuran sa Eklesiastiko, ang matatalinong tao kumukuha sa? Saan? Sa mga halaman. Pagkatapos pinagtatawanan na ng iba. Maliwanag ang nakatala sa banal na aklat. Eh kung anak ka ng Diyos, ba't di mo maunawaan yan? Ngunit ang sabi nga, hindi lahat ay magkakaroon ng pangunawa at talinong gamitin iyaon. Kaya't binahaginan ka ba? Nagkaroon ka ba? Pasalamatan mo ang Ama at gamitin mo sa mabuti. Ipamahagi mong parang kanyang liwanag upang mabanaag ng iyong kapwa. Ang liwanag na yaan ay makinabang pawa. Buhay ba ang Ama? Kung magkagayon, mga mahal, ano ang buhay? Ano ang galak? Ano sigla? Anong liwanag? Lahat na yan, kailangan ng tao at ang magbibigay ang Diyos na totoo. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Ang may pandinig, muli nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Kamusta na ka? Diba? Ditak-dita ka ne, alibigla. Pero sa bawat araw may pagbabago. At kailangang may mabago. Ano kaya yun? Tanging Ama, ang nakabatid nito sa puso nyo, nalaman kung ano, gayon din ang isipan, kung anong hinahabi niya. Kaya't walang dapat gawin sa Ama, ilaan niya mang kayo'y anak nga natuwira. Gawing lahat sa kanya manambitan at nang masilayan ang inyong katapatan. Mismo kayo rin naman ang masisiyahan pagkat kayo anak na pinakinggan. Kaya't inyo napatotohanan, siya pala ay buhay, nakikitang kaganapan, naririnig niyang tuwiran, ang usap-usapan ng mga tao na hindi siya nakikita. Subalit siya, lahat ay kitang-kita niya, kaya't kislot lamang ng puso mong taglay. Batid niya kung ilan, naging tibok niyan. Alina, alina kayo, Ama ay sambahin niyo. Sa katapatan at katotohanan upang masyahan siya, malugod lahat sa inyo at maibigay niya ang kasiyahan.
galak nyo, halina kayo. Magnilay at magbulay sa aking tinura, binigkas sa harapan kung bilang tao lamang di mawiwikayaan, kaya't aking patotoo na sino ang sumainyo ang may pandinig sa inyo'y nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, mahal na mahal. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Purihin ka, Ama. Dakila kang walang kapantay. Tapat ka kung mangusap. Totoo kung magturan. Salita mo'y walang pagkabula. Taon man ang lumipas, di mo nakakaligtaan, ipatupad sa lupa. Kaya't ang sayo'y tapat na mga anak mong napili upang ika'y paglingkuran at mga naging tagasunod sa iyong kaukulang kabanalan na tuwirang ikaw'y tinanggap, napapakita mo ang iyong katapatan. Kaya't kung lahat lamang sa iyo'y kikilala at makikipagtotoo sa iyong espiritu, di nga ba't wika mo, ikaw ang gabay at totoo na pumapatnubay sa tao sa pamamagitan ng espiritu mong binahagi sa mundo, di nga ba't kaya sila'y kung nakipagtotoo'y masisilayan din katapatan mo. O aking Ama, patawarin mong mundo, mga anak mong nakatahan dito, sa gayon kung papaano pagbabata mo, mapagbatahan din nila ang kung anong hinihintay upang sa takda ay mayalay mo at maganap na totoo galak sa puso ng bawat isa. Gayon din naman, Ama, batahin at pagbatahan nawa nila ang pakikipagtotoo yamang pinagbabatahan mo sila at pinatatawad ang bawat nagsisisi na sa iyo'y mga anak. O aking Ama, patuloy kong dinudulog at hinihingi sa iyo ang kapatawaran nila. Kahabagan mo at kaawaan, maganap ang sa kanila'y ikaw ang manguna. Nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam, nekaramaneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Magkagayon po, may bukas. Madaya eh, kaya po kunching na eh, lagi na lang may bukas. Eh, siyempre po, di po ba laging may bukas? Sapagkat ang ibig sabihin lang noon, eh bawat araw ay may pag-asa. Bawat bukas ay maligaya ang dulot ng Ama. O, tapat po ba ang Diyos? Tapat po ba kayo? Eh, di masaya kayo. Kung masaya kayo, di maligaya kayo. Kaya kapag sinasabing may bukas pa, inaangkin nyo na dapat yaon. Hindi pa naman ibigay sa inyo, inangkin nyo na kung mabuti. At ang hindi, itakwil nyo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya sa inyong lahat, mahal po ba kayo ng Diyos? Mahal nyo naman ba siya? Kung magkagayot nagmamahala ng Ama't kayo, anong dapat nyong asahan? Anong dapat nyong asahan? Kabiguan o tagumpay? Galit o tuwa? Pag-asa o pag-aalinlangan? Batid pala po ninyong lahat. Gawin nating marapat at huwag magtalusirang ganap. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo
May tanong po ba kayo? Wala rin akong tanong. Kaya't wala tayong tatanong, sama tayo, manalangin at magtiwalang tuwiran. Magandang umaga po sa pahapon mamaya at tayo'y magsiuwi na. Lina po kayo.